Madali nang lutuin, patok pa sa mga chikiting. Alamin po ang mga roll recipe na sa bawat kagat, lasap ang sarap ng bawat sangka. Wais ba kayo sa lutuan, mga mami? Sige na nga, kaya nyo bang hulaan ang mga putahing mabubuo sa mga sangkap na aming ipakikita? Okay, sige nga, game! Ah, lupiang Shanghai! Eh dito ron, dali! Oh, ham and cheese roll! Pagkain ito, tinatawag nating rolls dahil ang lahat ng mga sangkap nito nakapaloob sa kada rolyo. Kung gaano sila kadaling mahulaan, ganun din sila kadaling gawin at ma-enjoy kainin ng mga chikiting. Pero ngayon, bibigyan po natin ng bagong twist ang mga pagkain iniro-rolyo. Ano kaya ang mga roll na pwedeng gawin sa mga sangkap na to? Sirip na ba? Okay, chef! Hindi kailangan mahirap ang gawin ng mga unique roll-up foods. Sa may tuturo sa inyo ngayon, tsak na magagawa niyo sa bahay. Tara, umpisaan natin. Gatas plus hotdog plus lumang tinapay plus vanilla syrup plus egg yolk plus maple syrup plus butter plus cinnamon powder equals French toast hotdog rolls. Kuha na natin yung stack natin ng mga tinapay. Trim off natin yung mga edges. Para mas maging matibay, kailangang pipiin ang mga tinapay gamit ang kamay o rolling pin kung meron ito sa bahay. Next ingredient, which is yung ating hotdog. Pwede rin tayo maglagay ng butter kung gusto natin medyo buttery siya. Pero ako hindi na kasi mamaya gagamitan din natin ng butter yung next step natin. Sa isang mangkok, gagawa tayo ng French toast butter gamit ang fresh milk at egg yolk. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang pula ng itlog sa recipe na to? It helps bind it. Parang ito yung nag-aano sa kanya, magsiseal sa kanya. Para sa nakatatakam na amoy, maglagay ng cinnamon at vanilla syrup. Ito na yung assembly natin. Isaw-saw sandali ang mga rolls sa ginawang batter bago lutuin. Pag na-achieve na ang golden yellow color, pwede na itong hanguin. Ang manamis-namis na breakfast na to magagawa sa budget na 130 pesos for 3 servings. Mahuhulaan nyo ba ang magagawa sa gatas, plus pancake mix, plus itlog, plus mantika, plus longganisa, plus cheese? Yes to another breakfast recipe na longganisa pancake rolls! First step is lutuin natin ang ating longganisa. Uunahin natin siya dito sa step natin because gusto natin mag-render yung kanyang fat para yung lasa niya ay mapunta sa ating pan. Batihin ang itlog at dagdagan ng masustansyang gatas. Huwag kalimutan ang asin at paminta. Iluto ito sa pan. I-set aside muna habang ginagawa ang pancake. Kung bibilhin ang pancake mix, itlog at gatas na lang ang kailangan ihalo rito. Pour natin yung mixture sa ating nonstick pan. Okay, so tapos na natin lutuin ang ating pancakes. Ready na for assembly. First step is yung ating scrambled eggs. Ating longganisa. Our queso. Para saan naman ang queso? Siyempre, for creaminess. For 110 pesos, 4 servings na ang magagawa sa pancake dish na perfect for kids. Marami pa tayong mga tira-tirang adobo sa chiller natin. Pwedeng-pwede natin gamitin ito sa next recipe natin. Tortilla wraps plus natirang adobo plus mayonnaise plus lettuce plus tomato equals CLT as in chicken lettuce tomato wraps. Basically,
assembling lang tong ano natin, gagawin natin. Kukunin natin yung tira nating adobo. Shred lang natin siya. Pwede rin itong haluan ng mayonnaise. Dahil nakarolyo, hindi na mapapansin ng mga pihikang chikiting ang gulay. 125 pesos ang kada 3 hanggang 4 na servings nito na pwedeng pambaon o merienda. Panghapunan naman ang drama ng mga sangkap na ground beef, sibuyas, mayonnaise, lumpia wrapper, egg white, paminta at asin, pickles, cheese, bawang at tomato paste. Put them all together para sa yummy cheeseburger rolls. Kuha tayo ng ating onions. Sauté lang natin siya hanggang maging translucent and aromatic. Ilagay ang ground beef sa kawali. Timpla nito ng asin at paminta. Ilipat sa bowl pagkaluto. Medyo kailangan natin medyo bilisan ang proseso ng konti kasi habang mainit yung meat, lalagyan natin ang ating keso. Quick melt para malusaw at mas ma-incorporate sa meat. Lagyan to ng pickles o yung pipinong binabal sa suka para mabalanse ang lasa ng karne. Lagay natin sila sa gitna. Ang very reliable pandikit ng lumpia wrapper, walang iba kundi egg white. And it's cooking time! Ang tip ko sa mga mommies is away. Ang lalagyan natin ng ganyan, para yung talsik, papunta doon, hindi sa atin. Para sa sauce, paghaluin lang ang mayonnaise, tomato paste, paprika at bawang. Meron itong sweet and smoky taste. Ang nakasanayan nating cheeseburger merienda, pwede nang ipartner sa kanin. Mag-ready lang ng 160 pesos for 3 servings. Sa paghahanda ng meals, hindi magpapahuli ang wais na mommies. Panalo na sa new discoveries, aprobado pa sa panlasa ng mga chikiting.